Utah Jazz paniguradong matutuwa nga dito sa balita patungkol sa kanilang player na si Bojan Bogdanovic. Toronto Raptors, New Orleans Pelicans ay interesado nga sa kanya. Dumadami na nga ang options na itong team ng Utah Jazz na paniguradong ikatutuwa nga nila dahil medyo mainit ang pangalan ng kanilang player. At ibig sabihin nun ay maraming mag-offer ng trade package dito nga sa team ng Utah Jazz at baka nga mga idol, mas tumaas pa ang initial price nila na first round pick lang. Kaya nga mga idol, for sure, ngiting wagi ito nga si Danny Ainge nang mabalitaan niya ito. Dahil lalos tatlo na ata apat na NBA teams na yata ang may interest dito nga kay Bojan Bogdanovic. At ngayon naman ay pag-usapan nga natin ang pagtatanggol ni Goran Dragic dito nga kay Giannis mula nga kay Gilbert Arenas. Bago nga yan ay context muna tayo, bakit nga mapinagtanggol ni Dragic itong si Giannis mula kay Arenas? Payag nga ni Gilbert Arenas sa isang podcast na ito nga daw si Giannis ay hindi best player in the world at hindi maaring maging best player in the world dahil siya nga daw ay one-dimensional player. Takbo lang daw ng takbo, run and dunk. Hindi nga daw pwede maging best player yung ganong player. Pero nga mga idol, eto nga si Goran Dragic ay pinagtanggol yan at sinabi niya ngayong araw, Giannis is the MVP, Gilbert Arenas is not. Was he ever the MVP? I don't think so. Sometimes when they retire, they just want to be relevant. Pinalalabas nga neto ni Dragic mga idol na walang karapatan na magsalita itong si Gilbert Arenas patungkol kay Giannis Antetokounmpo. Dahil siya nga ay two-time MVP mga idol, samantalang itong si Arenas ay wala. Considered nga siya na magaling na player, oo, pero wala nga siya sa level neto ni Giannis Antetokounmpo. Kaya nga mga idol, wala siyang karapatan na sabihan na itong si Giannis ay hindi magiging best player in the world. Ano bang opinion nyo dito mga idol? Komento nyo lamang yan sa ating comment section. At ngayon naman ay pag-usapan nga natin ang balita at report ni Ramona Shelbourne, ESPN reporter, patungkol kay Westbrook. Very open to a trade nga daw itong si Russ. Sabi niya, he hasn't asked for a trade. I've been assured of that. But he's open to that and somebody who wants him and wants to empower him and wants him to be Russell Westbrook of old. Payag nga daw itong si Russ sa isang trade mga idol ayon kay Ramona Shelbourne. Kung pupunta nga daw siya sa isang team na gusto siyang kunin. Kung saan makakabalik nga daw siya sa kanyang dating sarili, yung kilala nating Russell Westbrook, yung tumatak na sa ating isipan na triple-double machine. Papayag nga daw si Westbrook sa isang trade ayon kay Ramona, kung ang NBA team na kanyang pupuntahan ay gusto talaga siyang kunin. At for sure mga idol, win-win situation ito para kay Westbrook at sa Lakers. Kapag na-trade si Russ, for sure makakakuha ang Lakers ng very valuable na mga role players na makakatulong nga talaga sa anilang championship run this year. At mga idol, kay Russell Westbrook naman ay sigurado ang panalo ang deal na ito. Dahil magkakaroon na nga siya muli ng kalayaan sa paglalaro, hindi na nga siya mapipigilan, hindi niya na kailangang mag-adjust. Kaya nga for sure magiging mutual ang feeling ni Westbrook at ng Lakers kapag nga may trade na nangyari.